Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Check your time, Philippine Standard Time. 1:05 na ng hapon. Ngayon pong hapon, ang Martes, August 13, 2024. My name is Abayan Mujal. Ito po ang Wanted, Sweetheart, Afternoon Edition. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion, serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. The jam is here. OFW Filipino Radio. We have Jam FM 90.7. Hello sa mga gwapo, gwapa ng mga viewers natin worldwide. Ngayon pong hapon ng Martes, no? Gusto at 13, happy birthday sa lahat po ng mga may birthday dyan. Sana ho hindi maputol tong live natin. Hindi po muna tayo i-report ng mga ing-ing dyan. Okay.
Kagabi ho kasi dalawang beses naputol po tayo sa live, na naputol tayo sa Facebook, nawala yung ating broadcast. Dahil siyempre, AI na yung lahat, AI na si Meta. Kaya pag ni-report ng mga ing-ing dyan, at mapatunayan, ay wala na. Manahimik naman ako muna kayo. Maghanap nga po kayo ng gamot sa pagka-ingitero o ingitera nyo. Ba't nyo nire-report yung live namin? Pa-inumun ko ni karutuba mo. Sige, naway gabayan ho tayo. Presensya po ni Lord, andyan ho sa ating programa ngayon pong hapon. Sa inyo pong lahat, welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Gamit po ang Viber or Imo, hanapin po ninyo, Digigel OFW Emotion. Yan po yung ating account. Pag nahanap mo na, ipiin mo lang yung pangalan mo, edad sa kalugar kung saan ka po ngayon, ha? Huwag pong bawasan ang edad, no? Pwede pong dagdagan, bawal bawasan ang edad. Ayun, 18 pataas. Exclusive, no? Para lamang po sa mga single dyan, no? Walang asawa, boyfriend, girlfriend ka, live-in. Nina Melorias, maraming salamat. Good afternoon. Happy Tuesday, Maribek, Dumilag Bustalinya, no? Nagkatuluyan daw sila at magpapakasal na. Yung kahapon ba? Sana all. Makaon na lang ta baboy. Sige po. Kao ba nyo? Abyan mo dyan. Nasa linya na. Line number 1. Oh. Line number 1. Ah, line number 2, no? Si Ferdinand, pagkatapos si Miss Claire. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sweetheart. Okay. Miss Claire, saan po kayo ngayon? Magandang hapon. Hello. Saan po kayo ngayon? Saan po kayo ngayon, ma'am? Singapore po. Wala pong asawa dyan o dito sa Pilipinas, ma'am? Wala. Bitawan po yung mic, ma'am. Huwag ko hinuuno sa bibig. Huwag pong kagatin para maklaro po yung boses. Mr. Ferdinand, saan po kayo ngayon? Hello po. Hello po, DJ. Saan po kayo ngayon, sir? Andito sa Japan po. Okay. Wala pong asawa dyan o dito sa Pinas, sir? Wala po. Tagal nakiwalay na po. Usap po kayong dalawa ni Miss Claire. Timer start! Paso. Hi, hello po. Kumusta? Hello. Kumusta? Ano po ang work niyo dyan? Ano, welder po. Oh, matagal na kayo dyan? 13 years na. Ilan na anak mo? Wala po akong anak. Ha? Bakit? Sa edad mo yan, nakapanganak? Hindi lang siguro, hindi pa pinalad. Saan travels mo? Wala, nagwala na. Sa Davao. So, ibig sabihin, Bisaya ka? Oo. Mindanao. Ilocano. Saan ka po sa Ilocos? No. Sambales ako. Saan ka po ngayon? Singapore. Sa Singapore. May tatlo na akong anak. May tatlong? May chikiting na ako, tatlo. Saan yung asawa mo? Wala. Nang ibang bahay. Tumalon sa ibang kabilang bakod? Oo, tumalon na sa kabilang bahay. Tapos may dalawa na ring anak. Ganun ba?
So, sabi nga nila happy life. Mas maganda yung ano na lang, yung friend pa, plan. Ganun talaga po ang pag-asawa, siyortihan lang eh. Sabagay. Huwag niyo itutok, ma'am, yung hangin sa inyo, ma'am, sa mukha po ninyo. Para ho hindi maingay. Patayin po muna yung fan. Para ano. Medyo mahina po yung sound video. Natatangay po kasi ng hangin, sir. Ng electric fan niya. Okay, kapabantay na naman ako. Kaya ba ho? Okay na? Medyo mahina yung sounds. Ha? Malakas naman sa akin. Dito mahina ba? Hindi ka kasi na headset, kaya mahina. Ah, siguro gano'n. So, ano na? Bakit kasi hindi kayo mag-headphone para marinig yung maayos yung pinag-uusapan, di ba? Kala ko kasi okay lang, malakas. Dito pala mahina siya. Okay lang yan. Importante ano? Sir, naririnig mo. Ilang taon po kayo ngayon, sir? Edad po ninyo? 50 na po. 50 na. Wala po talaga kayong nakasama, kalibin dati, no? Masyado pong nalibang sa pag-abroad? Siguro busy sa trabaho. Bakit mahirap bang welder? Mahirap din po. Subukan mo, ma'am. Hindi ka nagwe-welding, ma'am. Ano lang kami dito? Patulong lang kami dito. Sikit kaya sa mata. Patulong, okay lang po yun. At least may trabaho. Oo. Doon ko na pag-aral yung aking tatlong anakis kahit na nag-iisa lang sa buhay ba. Ma'am, lumapit po kayo sa camera, ma'am. Maliit po kayo, sobra. Gayahin na ninyo si Zero para match po kayo. Ayan. Yay. Tatakpan kasi ng unan eh. Ano daw? Sabi ko, malaki pa yung unan, ma'am. Ilang taon na po ba kayo dyan sa Japan, sir? Mag 13 years na po. Dyan po yung first time po ninyo, nag-abroad? Hindi po. Galing na po ako ng Saudi Arabia dati. Bago ko kayo mag-abroad dati, wala po talaga kayong girlfriend? Kaya nga. Sa edad niyang yan, walang girlfriend, walang ano, ewan. Mayroon naman. Hindi naman walang girlfriend. Hindi lang na ano. Siyempre. Ilang sinwerte. Hindi lang tao lang kamo na nagkakaroon din ng girlfriend. Kahit naman sino, meron din boyfriend, di ba? Yun nga lang, syempre, minsan swertihan lang talaga kung talagang tapat. Swertihan lang talaga. Pero okay lang. Yung iba nga dyan, apat na taon, ibang taon. Di umuwi ka. Nagpakasyon ka na? Oh, minsan dalawang taon, isang taon. Kauwi ko lang dyan, kaubalik ko lang din dito. Oh, pero bakit sa edad mong yan, hindi ka pa talaga nakapag-asawa? Umbot sa langaw. May kasal ako dati, kaso nakiwalay kami. Oh. Ano din may... Pero hindi kayo nagkaanak. Hindi, oh. May nakalipin din ako dati, mga tatlong taon, ganun. Hindi lang sila pinalad ka, hindi nagkaanak hanggang nagkiwalay. Dati ho, nagkaroon po kayo ng asawa, hindi kayo nagkaanak, sir. Tapos nagkalipin na naman po kayo, hindi rin po kayo nagkaanak sa kanya. Oo, ganun po. Malas naman. Dahil sa pag-abroad, okay lang, pag-abroad mo siguro, sir eh. At least, nasa abroad ka na. Hindi mahirap ang buhay sa kaya pili. Hindi ko kayo nakabuo dahil panay yung abroad ninyo. Siguro. Trabaho ng okay. Trabaho. Bakit trabaho ng trabaho tapos wala ka naman pinaglalaan, wala ka naman asawa? Pagkasunod mayroon na. Para sa sarili niya pag edad niya Hirap ako. Sa akin kasi nag-focus sa mga anak. Pero okay lang. Sa mga anak ako happy. Buti ka pa anak na oh. Blessing na yun sa'yo. Oh, malalaki na yung aking mga anak. Para ko ng kapatid. Mas maliit pa ang mama kaysa yung mga anak.
Ilang taon ka ba nagkaanak? Ay, maaga kong naglandi. Anong taon edad, po? Edad 19 ako, nanganak na ako. 19 kaya siguro, na. Ganun siguro ang buhay. Yung panganay ko, ano na, 26 siya. May apo na rin ako. Ah, oh, ganun ba? Hmm. Naparami mo na. Oo, naparami mo na yung ganun, lahi ninyo. Ganun talaga ang buhay. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Di ba? Hmm. Okay lang yun. Hanggang ano lang ako ha. Saglit lang akong makipag-ano kasi may duty pa. Babati kami kasi ng matanda. Pero kung ano, okay lang na. Mamaya, mag-i-ano na naman ako. Makikijoy na naman ako. Na. Sige. Mga ano lang. Na. Sige, mamaya babalik ako ha. Sige. Thank you. Wala, hindi man lang paalam sa atin, no? Wala, wala, uy. Wala. Walang GMRC si ma'am, oh. Alam niya na naka-live ay. Huh? Isang dar tayo ng oras eh. Sige ah, sir. Good luck, sir. Okay. Tinanggap po kayo sa bahay ng maluwag, no? Welcome kayo sa bahay ko. Tapos umalis lang ako kayo, bit-bit yung sinilas niya. Huwag na ako kayong bumalik, ha? Palain up kayo kung diskarte lang may trabaho. May nag-text ka mo. Testingan mo mabubalik kay Spading Hunta. Maganda po ba yan? Binuksan ko yung pintuan para sa inyong dalawa. Tapos nung nakapasok kayo, may nangyari na sa inyo, nag-usap-usap kayong dalawa. Bigla kang tumakbo, bit-bit mo chinilas mo, iniwan mo yung lalaki. Hindi ka man lang nagpaalam sa tagbalay. Testing ay balik kay Spading Hunta. Joke lang naman tong sa atin, pero may laman ho yan, ma'am. Alam na, 22 oras na po natin sa Pilipinas. Makaon na lang tababoy, ah. Ha? Madonate ko na 3 kalitson si Miss Vic sa ex niya. Maraming salamat, Rizal Paoras. Good afternoon, Kelly Ugarda Gabor. Thank you. Testing ebla, magbalik ka, Spading Hunta. Palain up ka ulit. Ito na po, no, susunod. Nasa line 1. Si Mr. S at saka si Miss Che. Steady nyo lang ho yung cellphone, no? Para hindi po malikot, hindi po kayo malabo. Pag malikot po kasi yung cellphone, malikot po kayo panoorin, tapos malabo ho kayo. Sige. Ma'am, first name po ninyo, ma'am. Anong first name mo? Po? Oh, ba't walang boses? Asan po kayo ngayon, ma'am? Hala. Oh, hindi. Hello, sir? Hello, sir? Opo. Ayan, si sir may busi, si ma'am wala. Saan po kayo ngayon, ma'am?
San Jose del Monte, Bulacan. Ah, meron na. Okay. Nawawala ko kasi yung boses mo, ma'am. Huwag mo kasi igalaw ang cellphone. Parang hindi po kayo mawawala sa live. Huwag niyo ko igalaw, ma'am, yung cellphone. Nasa SGMN. Ah, San Jose del Monte, no? Okay. SG. Ah, SDGM. Okay, sige. Wala po kayong asawa, ma'am? Wala talaga, sir, no? Nawala ang boses niya. Nakamute siya, idol. Ah, nakamute? Opo, yan. Pindutin niyo yung mic mo, ma'am. Ah, ilang taon po kayo, ma'am Che? Naghang yung cellphone ko, hindi ko mapindot. Hindi ko po mapindot yung ano, mute. Okay na po, okay na. Napindot nyo na ako, may boses na kayo. Ay, abaw. Okay. Ilang taon po kayo, ma'am Che? 40 na po. Ah, 40 na. Okay. Wala pong asawa, hiwalay? Hiwalay po ako, 6 years. Oh, tagal na, no? Ikaw, sir, first name po ninyo, sir? Samuel po, idol. Samuel. Nakailang sali ka na, sir? Dalawa, sir. Mm-mm. Sige. Usap po kayo ni Miss Che-Che. Pasok! Hello, kamusta ka? Okay lang. Taga saan ka, kuya? Kamiling? Kamuning? Kamiling. Tarlac. Ah, Tarlac. Wow! Ano po pangalan niyo? Ah, ako nga pala si Samuel. Ay, oo nga pala. Ako si ano? Wow! Ang ingay ni kuya. Nasamaan mo po sa ano, sa bahay, kapatid ng amo ko, si ano, si Bay. Kapatid ng amo ko. Ay, hindi ko juwa yan, ha, huwag ka mag-isip. Dito lang ako sa basement kasi yung amo kong si Lola nandun sa taas. Baka ko ano isipin sa akin. Sige, kuya, set ka na. Nasa Bulacan ka ngayon? Hindi talaga ako taga rito. Namamasukan lang ako. Wow. Anong province mo? Cagayan de Oro City, Mindanao. Malayo ah. Ikaw taga Tarlac ka talaga, kuya? Oo. Eh, Kuya Samuel, ilang taong ka nang hiwalay? 5 years. 5 years? May anak po kayo? Mayroon isa. Naisa. Babae. Ilang taon na po yung anak nyo? Mm-hmm. Ilang taon na siya? 9. Ah, maliit pa. Ako may anak na ako, 2. Pero malalaki na sila. Mm-hmm. Yung panganay kong babae, magto-25 siya ngayong ano, 19. Oo. Nalagano. Bunso kong lalaki, 20 years old, binata pa. Taga, maalam sila sila. Opo. Tapos yung asawa ko, sa mga kabilang bahay na po. Huh? Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Ha? Bakit ganun po talaga ang buhay, pinag-ituhan. Bakit po kayo, kuya, hindi kayo nag-asawa? Bakit ang tagal naman, 5 years sa kayo naging single? Walang man, ano eh. Walang man, ano. Kasi, tsaka busy isa pa. Ah, busy? Bakit po? Nagtatrabaho po kayo? Oo. Ano po trabaho nyo? Ano? Sa
Nabukid ako. Taas driver. Driver. Ilang taon na po pala kayo, kuya? 36. Ay, yung bata niyo pa pala. Mas matanda pa pala ako sa inyo. Mm-hmm. Okay lang naman yan. Bakit sabi nila kasi it doesn't matter. Age doesn't matter. Okay, sa lang naman. Respeto lang naman nung hindi naman po kita no. Number one, respeto. Magkwento ka naman po. Ikaw, anong work mo dyan? Kasang bahay po. Mm-hmm. Okay naman yan, mabuti yan. Bago lang ako dito. Ano, mag-iisang buwan pa lang. Ah, bago lang. Pero yung kapatid po ng amo po ninyo, ma'am, na lalaki po kanina, binata po yon? Ay, ha? Binata po lang. Kaso bata pa yun, 31. Ay, bata pa. Bata pa yan? May matanda na ho yan. Magkumpleto na yung tubo, yung bulbula. May tinubuan na yan ng wisdom tooth. Paano mo sabihin yung bata pa? Dito kasi ako sa baba eh. Ayoko dun sa taas kasi andun yung amo kong yung matanda si Lola. Alam mo na yung mga matatanda, di ba? Nag-overthink yun. Kaya nandito ako sa baba. Ayun, nangungulit yun siya. Sumundo niya ako kay Lola. Kinig ko lang dyan. Hanap ka rin ng juwa dito. Sir, pinapaselos ka, sir. Kuya, magsalita ka. Baka magalit. Ay, wala naman kaming relasyon yan. Boss ko yan. Ba't magagalit? Baka magsulat yan. Boss ko yan. Boss ko po yan. Kapatid ng amo ko. Jealous ko ba kayo? Kayo magselos doon, amo ko yun. Oh. Wow. Yung ano, yung dati na kausap mo kuya, kamusta naman kayo yung dati? Di ba sumali ka kamo dati? Oo, sumali ako dati, kaso lang hindi kami nagka-chat eh. Hindi na kami nag-uusap off-cam. Mm-hmm. Hindi na po kami nag-uusap either. Mm-hmm. Ingay mo! Di umalis ka! Bukas naman yung gate! Sinad ko po siya dati, idol. Kaso lang hindi niya in-accept. Choice na yun ah. Oo, may jowa naman pala yun. Idol. Bakit ganun ah? Idol, sabi nila wala silang jowa. Kaya nga, no? Oo, minsan nga may mga sumasali. Sabihin walang jowa. Yun pala, yung kasama. Sabihin amo niya, pero may jowa pala. Uy, isip ko jowa yan, no? Pugutan ko pa yung sarili ko. Ay, boing. Hindi, ma'am. Hindi ikaw, hindi po ikaw yung tinutukoy ko. May mga sumasali po kasi dito. Opo, kasi sabi nila dalaga, walang asawa. Oh, tapos yung sa likod niya, yun pala asawa niya. May ganun eh, sumasali. Pero hindi ko sinasabing ikaw po, ikaw 'yun, ma'am. Hindi ko sinasabing ikaw. Nung kausap ako dito dati, nung nakarang taon lang. Ah, 39 years old ako noon. Mhm. Ano idol? Yung gising na to, ganun. Ano?
Hindi siya umalis dito sa GC noon, hindi siya nag-lift. Tapos nakita ko yung profile niya. Uh-huh. Profile naman ng jowa niya na. Ah. Nung isang pagkatapos sumali. Ayun lang. Ay! Wow pala! Hayaan mo yun sir, mahuli yun ng jowa niya na may jowa sila na pala, tapos sumasali pa ho dito. Yun pala, hindi pa naman nag-left doon sir. Mabuko din po yun. Oo. Pero ikaw ma'am, kamusta po yung nakausap nyo last year? Kamusta po kayo nun? Ay naku, DJ Jel. Nakakaba na sa... Bakit po? Kwentuhan sa ano, year namin. Tapos nag-send ako sa anak ko na ganito yung anak ko, ito yung anak ko. Eh mas gusto pa niya yung anak ko kasi sa akin eh. Oo. Oh, nung sinend mo yung mga picture ng mga anak mo yung gusto niya. Oh. Ayun lang. Kala ko kasi magiging kami. Oh. Tapos pinakilala ko sa kanya yung mga anak ko. Oh. Ano, picture lang ko sinend ko. Sabi ko, ito yung panganay ko, ito yung bunso. Mm. Eh may asawa mo yung anak kong babae, gusto pa agawin. Sabi niya, pwede pa ligawan yung anak mo. Ngayon, sabi ko, alam ko tayo. Mas gusto pa po niya yung anak ko. Saka ano, nainis ako dun eh. Ako yung kausap niya sa ano, Daddy Jill, tapos yung anak ko parang gusto niya. Loko-loko yun. May asawa na, gawin niya sa asawa. Asawa yun ah? Tapos eh, wala na kaming contact. Hindi ko na siya chinachat. Ay, nag-lunch na po ba kayo? Na ba kayo? Tanghalian? Oo, oh, tapos na. Ikaw? Tapos na? Katatapos ko lang din. Ano wala? Katatapos ko lang din kanina nag-attend natin po kasi yung anak ko dun sa school. Anong ulam mo? Yellowfin. Ano po yun, sir? Yellowfin idol. Yung isda na ano. Yung parang tambako ba yun? Yung tawag nila yellowfin. Ikaw po ma'am, ano? Anong luto? Ginataan. Ginataan? Galunggong ang sa amin. Piniritong galunggong tsaka dinding-ding. Galing kasi. Kasi kami ng ano, ng Bulinaw. Kaya anong ano, no, Sabado. Okay. Yun pala, okay. Sir. Masarap pala yung ulam ni ma'am ngayon, sir. Dinding-ding at saka galunggong. Match talaga yon. Sarap. O gulay at saka yung ano, yung isdang galunggong. Maganda pakinggan, oh. Galunggong. Dinding-ding. Dinding-ding. Galunggong at saka dinding-ding. Nakatunod ba? Magkalapit. yan talaga. Compatible yan si mga partner. Mm-hmm. Yan, si Galunggong saka si dinding-ding. Yan, oh. Sino kaya si Galunggong? Lalaki, no? Si dinding-ding, babae. Oh, yun, oh. Talagang ding, tsaka si ano, si Gunggong. Ding, tsaka si Galunggong. Ay, gusto mo ma'am, itawag ko sa iyo si Ding. Tapos si Sir, si Gong. para compatible din. Oh, masarap kaya iulam yung gulay tapos may pritong galunggong. Sarap! Diba? Opo. Busog na busog ako noon pag yan yung ulam ko eh. Bigyan ko ng hindi. Bakit ba kuya seryoso naman yung ikaw? Wala, nakikinig lang ba? Seryoso masyado yung itsura mo, tapos ako tawa ng tawa. Masaya. Hindi naman. Hindi naman masaya. Tama lang. Wow! Init dito sa basement? Ding!
6 years na po kayong walang asawa, ding. Oh. Ano na? Wag mo na pakawalan si Gong. Huh? Five years, sir. Walang asawa. Five. Ikaw, 6 years. Oh. Siguro, magkita kayong dalawa. Siguro, tubig lang siguro. Okay na, no? Baby John. Oh? Baka si Kuya pinipo siya. Kaya umabot siya ng 5 years. Walang, ano. Mas pihikan ka siguro. 6 years nung wala ikaw, eh. Hindi po ako pihikan. Ayaw nila sa matanda. Matanda na po kasi ako. Wala. Hindi ka pa naman matanda, eh. Ayaw nila sa 40. Hmm. Kasi may edad na. Hindi naman, bata pa. Bata pa yung 40. Ang banda, ano, 80. Oo. Bata, eh. Bata isip. Ako nga, bata yung edad. Bata yung edad, pero ano, bata pa yung edad. Pero matanda na yung ano. Yung ano po? Tsura. Ah, kala ko yung isip mo, matanda na. Ano mo yan? May tsura ka naman, kapo ka naman eh. Aldiro nga may tsura eh. Ayun, nagpaparinig na sir oh. May chance, mukhang may chance sir, may chance. Sana nga idol, sana nga mayroon yung nahanap na. Ano nga sir? Ano nga to, idol? Totoo. Sana nga. Wow! Nakahawa naman yung tunog niyang ano ni Digit. Napapatawa ako. Yung nagsama misis mo, Kuya Samuel? Hmm? Ilang taon kayo nagsama nung asawa mo? Well, din mga ano din, 2013 kami nagsama. Yahoo! Hanggang 2019, na? Wow! 3 years din? Oh, 5. Eh, bakit po kayo nagkahiwalay? Hindi, ano kasi siya nun eh. Nag-abroad siya nun. Tapos, hindi na siya mo. Di na nagparamdam? Paagad, doon sa ano, abroad. Hmm, 3 years na sa abroad. Hindi na siya mumi dito. Pagkatapos ng 3 years. Hindi po ba niya kayo kinukontak? Kamusta ka na? Wala na rin. Pati yung anak niya nga, hindi niya na rin kinukontak. Wala ka rin kontak sa kanya. Ay, malay niyo po, sinusurprise lang po kayo. Wala na, nakauwi na. Matagal na siyang nakauwi. Kasi sabi ng agency kasi sa akin dati. Pauwi na, uwi daw yung ano. Uwi daw yung asawa ko dati, sabi. Pero wala na, hindi na matawag sa akin. Agency lang yung nagsabi sa amin, pero wala na kami na. Nasa abroad pa lang yun, wala na. Hindi nyo po siya pinuntahan doon sa kanila? Malayo? Hindi yung siya umuwi sa inyo? Para man lang silipin ka, sama, at saka yung anak mo? Hindi. Hindi, nung nga naman, nung pag-uwi niya galing ng ibang bansa, 6 months yata bago pumunta dito, kinukuha niya yung anak namin. Ang binigay mo, sir? Ayaw naman sumama yung bata. Oh, yun lang. Oh, ngayon, masakit yun para sa kanya, no? Na hindi siya kinakilala ng anak niya. Oh, dahil may pagkukulang nga. Oh, hanapan mo na lang bagong nanay, sir. Andiyan ako, si mamo. Ano yung idol? Kasi ano yun idol? Pumunta sila dito idol, kasama niya yung nanay niya, kuya niya, kahit tabi niya.
yung kitchen, yung kapatid ng mama niya, pumunta sila dito, kinukuha nila yung anak namin. Pero ayaw sumama ng bata. Matagal po hindi niya na pinatawagan. Well, ayaw ng bata sumama sa kanya. Di nyo po namimiss yung asawa nyo nung pagdating? Di mo niyakap ka agad? Bakit mo? Bakit ko naman niyakapin? 3 years na wala, 3 years na wala nung simula na kumalis. Tapos darating na lang bigla, kukunin niya yung anak mo. Wala naman po atang boyfriend, wala naman yata asawa doon. Hindi ko naman na tinatanong, wala naman na sa akin dahil wala naman na ipagpilitan ko pa yung sarili kung ayaw na. Mas maano naman po. Mas masakit po pag pinagpilitan ko pa yung sarili ko tapos hindi naman ano, ayaw naman yan. Okay na po sa akin yun kasi nasa akin naman po yung anak namin. Yung asawa ko naman. Kayo lang po sumusuporta nun. Hindi siya tumutulong. Wala, hindi siya nagbibigyan. Totoo. Sarili kong sikat naman yung anak ko. Sariling sikap ko lang naman yun. Ano po yan tumutulog dyan? Parang may nagdadabog. Aso? Wala. Ano yan? Tinatumbayan mo bahay mo? Sarili mong bahay yan? Ha? Sarili niyong bahay? Oo. Hindi kasi dati ano, ako lang mag-isa dito dati sa bahay na to, ano lang, ako lang mag-isa na nakatira. Kasi yung anak ko dati nandun sa kapatid ko, doon ko, ano, doon tumira kasi doon nag-aral sa high school doon sa kabilang bayan. Tapos gusto niya lang pumunta dito. Kaya nag- gusto nang pumunta dito yung anak ko, kaya dito na siya ano, kinuha ko na. Dito ko natira na, na-transfer ko na rin dito sa high school sa amin. Ibuti pa nga kayo, may sariling bahay eh. Ang asawa ko, walang sariling bahay. Asawa dati. Hindi ko na asawa ngayon. May asawa ng iba eh. Hmm. Ako naman kasi, kaya hindi naman ako naghahanap. Kaya hindi naman ako na... Kaya walang may gusto siguro sa akin kasi... Kasal kasi ako. Ay, kasal po kayo. Oo. Bakit kayo magpakasal ka agad? Kailan ba dapat magpakasal, ma? Yung kalansay na? Ako? Kasal eh. Kasal kasi ako. Kasi ano, yun kasi yung ano ng agency nun. Yung ano para mabilis daw ano. Yan yung mahirap kaya sa mga kasal mo. Hindi na mo, hindi na ever nag-iwalay. Nagpakasal naman kami bago siya umalis papuntang ibang bansa. Pero wala din. Pero maasa pa po kayo na magkabalikan kayo. Maasa ka, kapakuya, na magkabalikan din kayo balang araw. Paano pa ako aasa? Wala nang paano pa ako aasa? Hindi naman wala naman. Paano bumalik siya sa inyo o? Hindi na. Wala na. Hindi mo na siya tatanggapin? Wala na. Hindi na rin. Lapapas naman na matatanggapin. Ayun o. Tumatawag na. Oh, may tumatawag po sa inyo. Sino po yan? Yung ano, idol. Yung pinsan ko, idol. Kasi may trabaho ko kami. Okay po lang. Trabaho ka pala, naistorbo po oras mo. Oo. Oh. Hindi naman. Ano na lang. Add mo na lang ako sa messenger ko. Sige.
Para connected, okay. Connected po kayo sa isa't isa, ha? Usap po muna kayo para maibigay yun ninyo sa isa't isa yung Facebook ninyo. Maraming salamat. Good afternoon. Bye-bye. DJ Chill. Salamat. Sige, sa ano mo. Lang. Ganun din sa'yo. Muna lang ako. Sige. Salamat. Muna lang ako. Muna lang kita. Thank you, Daddy Jill. Thank you, Daddy Jill. I don't know. Malakas yung pakiramdam nila. Alam nilang andyan pa ako. Oras natin, 50 minutos nakalipas, alauna ng hapon. No? Aba, mag-alas dos na. Masarap magtimpla ng kape. Tapos may tinapay na, no? Na mainit-init. Good morning sa iyo dyan, lovely England. No? Damo ka salamat. Ah. Thank you, Gid Dalonghalong. Kasi Ken, maraming salamat. Hello kay Lugardo Gabor. No? Thank you. Hi! Hello, girl! Siya ka na, Victor! Yan, Rizal Maripuras. Kagabi na putol, no? Dahil, no? Oo, pasinisya, Gid. Ito po, susunod natin makakasama. Si Bintoy. Si Bintoy pagkatapos si Baby. Baby. Bata pa siguro si girl. Yung Bintoy, bata din eh, no? Diba? Bintoy. Toy! Oo. Ayun, ha? Malayo si sir, hindi mamukaan. Sir, gayahin nyo ninyo si ma'am na malapit sa kamera. Dapat match po, sir. Toy! Roger, pasuyo nga po dito. Si Bintoy! Hi, hello, Ima, makabugto. Good afternoon. Maraming salamat. Na ho, no? Si Miss Baby. First name po ninyo, ma'am? Anong first name? Riza po. Rita? Riza. Ah, Riza. Okay. Saan po kayo ngayon, ma'am? Qatar po. Nasa Qatar. Wala po kayong asawa dito po sa Pinas, ma'am? Wala po. Si Sir, hindi kita. Hanggang ilong lang. Sir, isagad ho ang ulo, sir. Yan. Sige pa ho. Isagad pa ho, sir. Kasi medyo malabo po kasi kayo, no? Saan po ba kayo ngayon, Sir Bintoy? Sa Rizal. Okay, sige. Steady lang ho yung cellphone, Sir. Huwag igalaw. Isagad po yung ulo para makita ang ulo. Okay. Wala pong asawa. Asawa po, wala. Wala. Signal. Wala tao, balay nila, ma'am. Try nga po ninyo mag-usap, ma'am, kasi hindi sumasagot si sir. No? Pasok! Wanted,
Sir, naririnig mo ko? Opo, narinig. Ah, okay naman po. Pangalan niyo po? Bintoy po. Ano po? Bin. Ah, Ben. Bintoy, ma'am. First name niya, Bintoy. Ah, Bintoy. Ah, Bintoy po. Huwag na ulit-ulitin. Nasa Qatar ka? Bin lang ah. Opo. Dito sa Pilipinas, saan, taga saan ka? Laguna po. Naririnig niyo po ako? Ewan ko, ambot sa langaw. La. Sir, naririnig niyo po ako? Ewan ko. Hindi niyo po ako marinig? Opo. Okay naman po. Eh, narinig naman. Oo. Okay po. Ilang taon ka na sa Qatar? Mag-uwan niya pa lang po. Eh, mag-o-one year pa lang po. Okay. Anong trabaho mo sa Qatar? Cook po. Ilang years kontrata po ninyo? 2 years lang po. Ah, so very chill. Pwede kang makauwi ka na rito sa Pilipinas. Ambot sa langaw. Live na ba to? Opo, live na po. Wala, akala ko hindi. Ay, kinakausap pa siya nyo. Naka-on air na po tayo, sir. Eddie, wow. Akala ko hindi, kasi may isa ito kanina, di ba? Akala ko yung pa. Okay na po, naka-live na po. Ano ka, single ka pa or single mother? Single mom po. Ilan anak mo? 5 po. 5? Kayo po? Wala. Binata aso po? Oo, wala. Oh. Ah, aso, lang yung, aso lang yung nasa bahay ko. Yung nasa profile picture ko, yun po yung aso kasama ko lagi sa bahay. As in, hindi pa po kayo nagkaasawa? Oh, hindi pa. Ah, binata po talaga. Ah, okay. Single man po ako with 5 kids. Pero ano po, ang bunso ko is 9 years old. Kasal po kayo dati? Kasal po ako. Tapos naghiwalay? Opo. Kahit naghiwalay yan, ano? Walang, hindi pwede magpakasal ulit. Ay, hindi po. Kailangan ko po mulang ano. Opo. Binata ka pala, sir, eh. Hanap ka pa ng dalaga. Ate, wala namang problema. Ba't ayaw niyo po ng dalaga? Pet, sino naman basta ako sa may dumating, wala namang compatible, hindi naman yan sa... Sino pong kasama niyo sa buhay? Aso niyo lang po? Ha? Aso niyo lang po yung kasama niyo? Aso. May 7 akong aso. Tapos 2 pusa.
Anong trabaho niyo po? Dati nasa advertising company ako pero nag-resign ako. Nagano na lang ako sideline ng Cobra Rider. Nakasali ka na po dito dati, sir. Kamusta ho kayo dati yung nakausap, sir? Nung sumali po kayo dito, eh. Okay naman, kaso lang may asawa. Ah, may asawa po ba? Lagot. Oo. Sa taga-Ilocos yun, di ba? Nakalimut. May asawa po. Pero sumali po yan dito, ilang beses na, sir? Sabi na, hiwalay daw, pero ano, umuwi din ngayon sa andun ngayon sa Ilocos, andun sa asawa niya, tapos may mga anak sila, baka madali tayo doon, sasabi tayo doon. Pero nagkita daw po kayo, sir, personal, sir, ng PM dito sa amin, ah. Opo, personal, nung galing siya sa, di ba, pagdating niya, ako nga ako sumundo sa kanya sa airport. Yung ano, yung pagdating niya, galing sa Dubai ba yun? Tapos pinatira ko siya doon sa ano ning boarding house ng ano ng pinsan ko kasi may parintahan sa Las Piñas. Mm-hmm. E nalalaman ko may asawa pala. Pwede yan. Baka madali tayo ba? Hindi na tayo. Matagal na yun, sir? Ha? Matagal na po yun? Tagal na, mga... almost 8 months na yata or 1 year? Hindi ko na natandaan. Kailan yun? Hindi na natandaan. Tinira ko doon sa ano kasi may bakante doon sa paupahan ng pinsan ko sa ano kasi may mga bahay siya na paupahan. Sabi ko, tirahan mo ako ng isang unit dyan. Tinira ko doon. Inaralaman ko na mayroon pala siya. Ano, hindi pa ba? Sabi nila hiwalay pero andun pa rin sa ano. Siya lang yung hindi umuwi. At ngayon, mayroon na pwede. Din kasi kung ano, kung nakipag-relasyon ka sa may asawa. Okay lang kung totoong hiwalay at saka yung ano. Pero, pag ano na kasi, pag kasal na talaga dito sa setup ng Pilipinas, kahit hiwalay pa yun, hindi pwedeng, ano, hindi kasi na dito isa, hindi na mayroon. Apo. Walang divorce. Hindi ka tulad sa ibang bansa. Maliban lang kung mag, ano ka, convert. Pwede lang basis ng pagkasal. Ilang taon ka na, sir? Babae naman, hindi. Ha? Ilang taon ka na po? 42 na. 42? Yung sisi, sir. 42 na walang asawa. Pero 35 pa sa certificate. Ako po? 42 na akong yung edad ko, tapos 45 pa sa birth certificate. Ah. Ano? Kasi dati hindi uso yung registered agad. Opo. Pagkatao, di ba? Dati yung mga sa amin kasi sa Davao, sa probinsya, yung mga magulang walang pakialam sa ano, sa dokumento ng kanilang mga anak kung minsan ilang taon na hindi pa pala na-registered. Para mag-late registration, yung iba, ito na lang. Sir, may nakakilala sa inyo sa comments, sir, oh, sa Davao. Oh. Taga Davao po. May nakakilala, taga Davao. May nakakilala sa iyo sa comment. Yes. Sino yun? Ayun, ang pamilya ka sa Dava. Mabilis na yung comment yan. Tinakpan na. Ang dami nagko-comment, sir. Maraming nakakilala sa iyo sa comment.
Hala? Sikat pala ako. Hindi ay. Artista pala si Stel. Ha? Si. Maraming nagko-comment. Kung nabasa ang comment, walang, akala ko kanina, hindi to live. Nakalive na. Sir, madami ka daw comment sa box. Ha? Marami daw pong nagko-comment sa'yo. Ikaw ang mabasa. Hindi, mamaya mabasahin ko. Mamaya mababasa niyo po yan. Oo. Dami na nga akong issue eh. Ay, yun lang po. Ayoko po sa ma-issue. Issue ako sa amin ha. Gwapo daw ako. Hindi naman talaga totoo yun. Kaya hindi ko pinapansin yun. Aray. Sabi po, gwapo ka. Sino pong may sabi niyan? Ipapadukot ko. Mga kapitbahay ko. Ah, mga kapitbahay niyo po. Ah? Doon ko yung mga kapitbahay niyo. Kasi mag-isa lang ako doon. Magluluto ako kung minsan. Maraming maluto ko. Bibigyan lang ng ulam. Sasabihin na gwapo ka. Ah, yun lang. Mabait ka pala, sir. Ha? Where busy po is Davao? Mindanao? Ah, doon lang ako ipinanganak sa Mindanao. Pero lumaki ako sa Cebu. Tapos nagtrabaho ako dito ngayon. Unang assignment ko sa bandang North, Northern Luzon. Sa advertising yun, pero nag-resign ako kasi mahirap pag may, ano, may amo. Anong pinagkakitaan nyo ngayon? Ha? Anong pinagkakitaan nyo ngayon? Nagra-rider ako. Eh, ano lang. Sideline, sideline ng rider ba? Grab po, grab. Grab, Angkas, Move It. Ano ganun? Okay. Wala ako. Tapos wala namang binubuhay kaya nag-isa lang, aso lang yung binibilhan kong dog food. So walang problema kahit. Social si sir may dog food. Sana all. Okay, tapos, pala nakakamang ng katapat tapos, si sir. Pagka rider, kikita naman din ng mahigit 1,000 isang araw. Pinakamang so, kasya na rin kung paano. Opo. Pero talagang hindi ka pa nagkaasawa, sir, ha? Wala kang sabit? Oo. Dati kasi, may gusto lang magkipag-asawa sa akin. Kasi, ako ang hindi. Kasi, noon dati, may balak ako pumunta sa France. Kaya nag-aral-aral ako ng French. Kasi lang, French price lang yung nalalaman ko. Kasi sir, dapat pumapasok sa school, hindi yung ano, tumatambay sa labas. Kaya hindi ka natuto. Hindi. Ano, nakinig ako lagi. Yeah. Ang alam ko lang, kumang chelebo. How are you? In, sa atin, sa English. Kumusta ka sa Tagalog? Hirap-hirap yung French language kasi ano. Maraming silent leader kaya may offer kasi sa akin dati sa France pero kailangan kong mag-study sa French language kaso lang nahirapan ako for 2 years sabi ko sa sarili ko nahirapan ako pag pupunta ako sa France kasi ano hindi ko parang konti lang natutunan ko sa ano language. Kaya yun. Na-focus kasi ako dati sa ano, kaya hindi ko naisipan na magkaroon ng girlfriend, asawa, kasi focus ako sa study, bahay, tapos trabaho. Okay na po yan.
ikaw, anong status mo sa buhay? Yung... ano na po ako? Separated na ako for 7 years. Pero separated, pero wala kayong ano, hindi anol? Hindi po. Wala naman hindi po akong... Hindi wala po akong pagpaanal. So wait lang po. Wait lang din. Wala pong pagpaanalin. May friend ako na bago lang nagpapaanal sila, umastos na mga almost 200. 200,000. Ayoko na po pati magpakasal ulit. Okay na yon. Pero anyway, okay lang naman. Okay naman po kami, nag-uusap naman kami kasi yung ako kasi yung mga anak ko kinuha niya dun sa atin na kasi napunta na po ulit sa kanya. Ngayon taon lang na ito, ngayon Pasko. Parang para na lang kasi na ba? Okay lang nag-uusap kung makikita na mayroon ng ano. Pag nakita naman po na kung makita ko man iba, siya ng ahabulin. Hindi po, wala nang problema sa akin. Ganun din naman din siguro siya. Kasi last time po na umuwi ako, hindi na naman kami talaga. Nag-usap para lang sa mga bata. Pero yung sabihin pong magbalikan, hindi na po. Kasi halos siya po akong Saudi. Hindi mo pa na-try na... Ano po? Mag-asawa ng iba? Hindi mo pa na-try na... Mayroon kang boyfriend tapos pinakilala mo sa kanya? Ah, wala pa po. Oh, yun ang ano. Kasi kung minsan, may mga kalahin hindi naghahabol. Okay. Pero pagdating ng time na makikita nila, mayroon. Okay. Pero may times, alam ko naman po na alam niya na nagbo-boyfriend ako. Kasi nung 6 years po ako sa Saudi, pag uwi ko, nag-usap lang din naman kami. Wala na din po naman. Bali, para na lang po sa mga bata. Ganun lang po. So ewan ko lang po pag mag-asawa na akong iba. Ngayon lang po lang, pasukan lang po. Kinuha niya sa atin niya. Pero nandito na po ako sa Qatar nun. Kasi nung nasa Saudi po ako, ano yun nasa sa Pilipinas? Sa Laguna po. Yung mga, yung ano mo, yung lugar mo dito sa Pilipinas, saan? Sa? Pinanganak po ako ng Oriental Mindoro. Doon po ako lumaki, and then Division nung okay naman po. Ayaw ata si Mina. Oh, maganda dyan sa window. Naikot na namin yan, yung kasama ko, yung mga riders kasama ko, kasi may tropa akong mga riders. Iniikot lang yung Mindoro. Dyan po ako pinanganak, maraming pero... maraming mga resorts, maraming magandang... Mali nyo sir, sa kakaikot nyo may makuha yun. Ha? Malay niyo po, sa kakaikot niyo may makuha na kayo. Ayun. Hindi ko alam. Binata pa naman kayo eh. Ay, pasawin niyo. Wala naman. Mas enjoy kasi yung binata, walang sabit sa buhay. Pero kung may ano, may ang kagandahan lang din sa may asawa kasi may nakikare. Ayun po. May nag-aala. Depende sa asawa. Paminsan, lalo na kung may naramdaman ka, may sakit ka, saka mo pa maaalala mga ganung bagay. Kasi ano lang, doktor lang nag-aalaga sa'yo, nurses, tapos wala yung mapabantay na sa hospital. Yung family niyo po, nasa Mindanao? Nasa Mindanao po yung family niyo? Ha? Sa Mindanao po. Yung family niyo po nasa Mindanao?
No, nasa Davao. Pero ano, mother, father ko pat wala, napatay na. Youngest mo na ko. Mga pamangkin ko na lang, tapos mga kapatid. Bunso po kayo? Ilang taon ka na? 46 po. 46? Ha? 46 po. Titingnan parang, parang 20 plus pa lang. 46 na po. 47 na po sa November. Malamig ba dyan? Mainit? Ah, summer po kami ngayon, pero ano po, mga siguro 2 months, 3 months, papasok na po ang winter. Mainit po ngayon. Dito kasi sobrang init. Mas mainit kaya, po dito. Dito, abot na nga ng 42 Celsius degree. Mas mainit po kami kasi kami, pero ano po, siyempre, sa aircon naman po kasi kami, kaya hindi ganong ramdam. Okay na sir, baka may pasok ka pa po. Hey, ako naman is parang pagiging rider, parang freelancer. Ikaw lang may hawak sa oras. Kaya nga, uh-huh. Ito yung nag-resign ako sa trabaho ko dati kasi hindi ko hawak ang oras. Tapos pag ano kasi, kung minsan, pupunta sa ano, minsan pupunta sa... Naririnig ko. Wala. DJ. Yes, ma'am. Ah, sige po, sa ano na lang po tayo sa... Off-cam na lang. Sige. Off-cam na lang po. Sa Facebook okay na lang po. Yes. Connected na po kayo ha. Pwede po ninyo ipagpatuloy yan off-cam. No? Tapos magbigay ano kayo ng Facebook ninyo. Maraming salamat. Okay. Sige. Manager? Kinalibu, ano, kinalabutan ako dun sa kwento mo ah. DJ Chill. Remind po kasi ako ni manager kasi sabi ko nga first time pa lang to ni sir, sabi ni manager pangalawa na. Oo. Naalala ko may sumali ho dito, no? Sumali last year. Tapos may kwento niya na naging sila ni Tony Boy. Galing siya sa abroad. Tapos sinundo siya ni Boy. Kasi nagkakilala din po sila dito sa live. Siguro year 2022. Tapos nasa abroad si girl. Naging sila. After a year, umuwi si girl dito sa Pilipinas. Sinundo si girl sa may airport. Dinala sa bahay ng pinsan ni Boy. Adjusta. Siyempre, mahal na ni girl si Boy. Itong si Boy, ito yun si Boy. May nangyari. Nahalata ng mga kapitbahay, sabi ng pinsan ni Boy sa girl na sumali dito. Hiwalayan mo na yan kasi pare nga si Boy. Yun, pare nga yun. Yun. Pero kung ganun na totoo ang sinabi nga ni girl na pare nga talaga yun, malaking kasi nungalingan yun. Ha? So, masali ho siya dito. Iba yung ano, kwento niya. No? Pero pari yun. No? Si sir. Hindi yun rider, pari. Pinapanood ko pa kasi, kaya hindi ako umimik. Pinapanood ko kasi yung ano, yung kwento ni girl dito nung sumali last year. After kasi nila magkita, no? Kasi takot na rin si girl kasi nga pari si Boy. Hindi siya nagparamdam, umuwi na daw sa Tarlac, sabi niya. Sino nakaalala? Oh. Ay, hindi nila naintindihan, no? Hindi sila nanonood last year, eh.
Ay, buhay. Ah. Nag-resign siguro sa pagkapari, manager eh. May mga picture po yan dito, sinend si girl sa amin. Oo. Nasa simbahan si sir. Nagmimisa. Oras natin 20 minutes after 2 na ng hapon. Lu Palma, maraming salamat. Good afternoon. Marami po talaga mga nagtatago dito eh. Kaya sabi ko sa kumbinto to si boy mo. Hindi nagsasabi ng totoo. Meron po dyan, nung kagabi ba yun? Ayun, nung isang gabi. Sabi niya kasambahay siya. Oo. Ayaw niya sabihin na nasa abroad. Kasambahay siya dito sa Pilipinas. Tapos, nung linggo ng gabi, no? May sumali din. Nurse naman, no? Kasambahay na naman yung sinabi. Marami po talaga, may mga lalaki din, no? Na sabi walang trabaho pero mga negosyante. No? Gusto lang nila ma-experiencehan ba? Paano sumali sa Wanted Sweetheart? Kasi may mga asawa din. May mga asawa. Maraming salamat, Pepper de Ocampo. No, naputol po kagabi. Pasensya. Ito na ho, nasa linya. Line number one, si Don Don. Pagkatapos si Liza. Lisa, magandang hapon. Saan po kayo ngayon, ma'am? Dito po sa Manila. Aha. Saan po sa Manila? Cavite. Ha? Sa Cavite. Oh, hindi Manila yun, ma'am. Sige. Wala po kayong asawa? Wala pong asawa, ma'am? Wala na po. Wala na. Si Sir Don Don, saan po kayo ngayon, sir? Dito po sa Mindanao. Aha. Saan po sa Mindanao? Province. North Cotabato. Ah, okay. Sige. Wala pong asawa, ha? Wala po. Pasok. Hey po. Kumusta po kayo? Ito, okay lang po. Ikaw? Okay lang din. Wala ka bang pan? Wala ka bang asawa dyan? Opo, una po. So, wala na kayo. Ano po? So, wala na kayo. Yes po. Wala kayo naman. Wow! Wow! Ano po ba kayo? Ano po? Ngayon boss. Oh, ma'am. May nabusis ko, hindi mo ma-reject. Okay na po, okay na. Bubulyo man po sana. Palakas-lakas okay, po na. Sir, palakas-lakas po ng boses, sir. May asawa daw po ba kayo, sir? Hiwalay na sa asawa. Eh, hiwalay na po, matagal na. May anak ba kayo? Oo. Oh, 200 pa kanya eh. Bakit hindi sa inyo? Hindi po kami kasal po eh. Sa kanya pa na kwan. Basta pati yung tata eh. Basta hama niya ang kwan pa ang susyo. Nasa mama niya yung ano? Nasa kong doon? Anak na
Maliit pa, maliit pa yung bata. Sir, bunutin nyo na lang yung headset, sir. Hindi po marinig yung boses nyo. Loudspeak nyo na lang po yung cellphone. Po. Ah. Go ahead. Saan po kayo sir? Ma'am? Saan po kayo nagtatrabaho ngayon? Guardia po sa Sakuan, Pinunti. Gabi pang duty. Kaya may time ka ngayon nag-join dito kasi pang gabi yung duty mo. Opo. Ikaw ma'am, wala ka bang anak? Wala ang anak mo po? Marami. Umbot sa langaw. Umbot sa langaw. Matagal na kami wala nga. Medyo matagal na. Ngayon ang taon na po. Ano? Mga 2 taon na. Pero tagal natin ang nga. Dalawang taon na nag-iwalay. Ano pong yung iba mo? Ba't aminan ang boses mo? Ano nga ba? Ano daw po trabaho niyo, ma'am? Ay, wala po akong trabaho. Nandito ako ngayon sa ano, sa accommodation ko. Oh? Mag-abroad ka ba? Mag-apply pa lang. Ang bansa ka nga magpuhang na abroad? Bala ko po mag-ano, mag-Saudi. Oh, Saudi. Try mo dito sa ibang bansa, ma'am, sa Asia. Bago po dun. Bata ka pa naman eh. And po, sir? Dito sa Asia, like ano, Singapore, Hong Kong. Saka mo po yan pag ano na. Wala, pag umpisahan mo kasi abroad, ma'am, alos tuloy-tuloy na, mahirapan ka na maglipat ng ibang bansa o trabaho. Ito po sa Saudi. Ha? I-try ko lang muna sa Saudi. Hindi ko masarapan mo kayo dun eh, tuloy-tuloy na nga ho yan. Mas maganda yung masarapan ka. Kaya hindi ka nauuwi. Wala. Paano? Hindi ka nauuwi? Tapos anong gagawin mo dito kay sir? Paasahin mo? Sumali nga ho yung tao dito para makahanap ng asawa. Tapos hindi mo nauuwian? Malay mo sir kung hindi kami magkaintindihan. Wala uwi. Nag-uusap na nga po kayo. Ibig sabihin, nagkaintindihan kayo yung dalawa. Hindi. Iba naman yung, ano, iba naman yung uuwian mo na. Kasi yun magkaintindihan na talaga kayo. Yung may pinag-usapan na po kayo. First time mo ba naman nakabalot, ma'am? Ano? Pakalawa na. Dati, saan bansa ka ba dati? Sa Qatar. Pag makaipon ka na sa Saudi, try mo naman sa ibang bansa. Oo. Kasi, kasi nga, pag maranasan mo talaga mag-abroad, tuloy-tuloy na yan. Yung pangako mo sa sarili mo na isa, 2 kontrata lang, ah. Butin ka na mag-senior sa abroad, ah. Kaya nga nung kakaway ko lang po. Kakaway ko lang po nung John, tapos nag-apply ulit ako.
Sir, ano hanap mo ngayon sa makakasama mo, mapapangasawa? Yung lagi ho kayo magkasama, sa hirap at kinawa, yun po ba yun? Yun talaga yung sinumpaan ninyo sa simbahan, di ba? Pag kinakasal kayo, kasal kayong dalawa, sa hirap ginawa, ha? Hindi kayo magkakahiwalay. Tapos abroad kayo ng abroad. Sino ngayon ang may mali? Kasi gusto nyo isa buhay yung sabi ni Father sa inyo. Paano hindi nyo sinabuhay? Nag-abroad kayo eh. Kasi mahirap ngayon buhay, gusto nyo mag-abroad. Pero nangako kayo sa hirap at ginawa, di ba magkasama? O ba't nag-abroad? Hindi hiwalay na. Yun po yun. Kaya bakit naghiwalay mag-asawa? Kasi hindi sinabuhay. Yung bendisyon ni Father, no? Kasi nagpakasal nga sila, tapos nagtatanong iba. Marami talagang kasal yung naghiwalay dahil nag-abroad. Yun nga yung rason. Kasi nga, hindi nila sinunod. Hindi nila isinabuhay. Kasi gusto nila magpakasarap lang. Ayaw nila ng hirap. Iba nga, sabi ni Father, sa hirap ginawa. Magkasama. Mag-abroad lang. Kung may asawa, kayagan mo ba yung maging asawa mo ko na mag-abroad? Kung magkaroon ka man ng asawa? Nagkaintindihan kami, hindi ako papayag na mag-abroad siya. Hindi mo na siya papayagan? Oo, kasi mahirap dun eh. Wala kang makapamilya. Kaputi lang kung yung amo mo. Mabait. Pag mabait ang amo mo. Paano yan kung sikto yung amo mo? Kawawa ka doon kasi wala kang malalapitan na mag-anak doon. Pamilya. Ganun talaga. Paswerte lang talaga yung mag-aabroad. Hirap kasi doon eh. Ano pa gusto mo sa isang lalaki po? Yung mabait. Tapos wow. Hindi ako naghanap ng may pera, guwapo. Yung simple lang. Tapos yung tanggap ako at saka mga anak ko. Yan naman sa akin eh. Ano pa? Okay, yan sa akin. Lakasan nyo, sir. Wala akong narinig. Ilan po ba yung anak mo? Anak mo daw, ma'am. Ilan daw po? Anak ko? Oo. 5. Ayun. Si sir, wala naman ng anak yan eh. Okay lang ho yan. Kasi anak niya doon naman sa nanay. Pero nagsusupport kayo doon sir sa anak po ninyo, sa nanay niya? Sa anak lang po. Sa anak lang, oo. Tatawa si mama. Ilang taon ka nga pala, ma'am? 35. Wow. Kasi edad lang pala tayo. Wow. Ilang taon ka na? 35 din? 35 din. 70 lahat. Oo. Oh. Senior na yun. Pangit naman yung magkasing edad lang. Bakit naman? Maganda yung may mas matanda.
na 36 na kung ano ngayong December eh. So tatanda, mas matanda ka na sa akin ng isang taon. Oo. Mag 36 na kung ngayong December eh. O ano na lang, advance happy birthday na lang eh. Malapit na yung December. Yan lang. Ito na nga, pero wala pa rin makasama dito sa bahay. Mag-isa ka lang sa bahay? Mag-isa lang po. Laga ka ng aso, sir, para may kumain ng tira mo. Ako dito dito. Oo. Yun ang diskarte ng iba eh. Kasi sayang lang din minsan yung mga sobra nilang pagkain. Wala silang kasama sa bahay, sa boarding house. Naglaga silang aso, pusa, para di masayang yung natira. Hirap kaya yung... Hirap kaya yung walang kang kasama, no? Walang mga ngalabit sa'yo pag... ano, oras na, nag-alarm yung cellphone mo. Oo. Maririnig naman yan, DJ, pag nag-alarm. Paano lasing? Paano pag... Ano lang? Nabawang po yan sa akin, Riggy. Oo, ah. Huwag ka na lang maglalasing kung wala kang kasama. Pusa nga. Maganda yung alagang pusa kasi nangangalabit yun pag may narinig, pag may maligno, ganun. Oo. Para may kasama sa bahay. Kita kasi nila yung maligno eh. O, diba? Oo. Ang maganda yung kasama, kayo walang nangangalabit, tapos hindi ka, ano, walang nakakita ng maligno, hindi ka natatakot. Ay. Gulat ka lang, pagungutin ka nun, hindi ka na magising. O, gusto mo ba yun? O, may pusa, o, siyempre, may, ano, mga labit sa'yo, pag alam niyang hindi na ikaw humihinga, ganyan. O. O nga. Totoo ko yun. Mahirap talaga pag wala kang kasama. Hirap ah. Mungutin ka, walang gigising sa'yo. Ba't ilang taon ka na walang kasama, ngayon ka pa nahirapan? 3 taon na po. Tapos ngayon ka lang nahirapan na walang kasama. Kaya mo nga na ilang taon. Kaya nga, mahirap. Kaya nga, sumali ako dito eh. Kasi baka makakita ako eh. Pero nakasali, nakasali ka na dati, sir eh. Kita yung nawawala, hinanap mo. Kamusta yung dating yung nakausap, sir? Hindi po siya gusto ng Christian po, DJ. Ang gusto niya po, Muslim din eh. Ah, okay. Ah, Muslim siya that time, no? Ah, siya yung nakausap mo, no? Po. Hindi gusto ng kwan eh, ng pagbiyana ng Christian eh. Ilang sali mo na po dito? Pangalawa pa lang. Pangalawa? Opo. Ikaw po ba? First time niyo pang sumali dito? Ano? Nakasali na ako before pero wala akong signal. Pati yung signal hindi sumabay sa ano. Hindi sumabay sa paghahanap. Baka hindi mas sabi siguro yung time. Siguro. O ngayon, lakas na yung signal mo eh. Ngayon, pinabigyan na ako ng... Siguro. Ilang taon kang utata mo din mo? 2 years? 2 years. Matagal rin yun. Mag-a-apply pa lang. Wala pong ano. Hindi pa po na-process. Mag-a-apply pa lang ako. Wow. Hindi pa lang ito ngayon. Kaya nagtambay lang muna sa akomodisyon. Wow. Matagal na nag-a-apply sa akomodisyon. Bayad din yun. Ito. May bayad din yun. Magbabayad din kayo dyan, ma'am, di ba?
Depende po. Maghanap ka na lang muna ng trabaho eh. Bago lang po ako dito, ano lang, traders pa lang. Ah, bago lang pala. Baka gusto mo ng part-time, man, punta ka dito sa akin. Isasama kita, alagaan mo anak ko. Sahuran kita ng ano, ng 50,000, ma'am. Okay lang. Laki naman yan, DJ. Isang taon? Isang taon? Oo. Nga lang, iwanan lang kita ng pambili ng ulam, ng tuyo at saka noodles. Para tipid, ma'am, ha? Hindi ko mahal. Ano pa bang kulang sa papers niya? Marami pa ba? Hindi pa nga naumpisahan. Magano pa lang. Siguro mga next week pa. Marami pa akong ano, requirements na kailangan anuhin. Ano ba ang plan mo? Nasultan mo? Secret lang po. Ako? Kalimutan ko na, no? 2 years. Oo, 2 years. Kaya mo ba maghintay ng 2 years? Kung sakaling magkaintindihan tayo? Oo naman. Hindi. Baka patuloy mo pa rin yung pagsali mo dito, eh. Makakahanap ka rin. Hindi, mga pag matindihan kayo, eh. Nakatasali. Hindi ka na magsasali. Hindi na, pag magkaintindihan tayong dalawa. Diba, sana naman nagpasasali. Nag-usap na tayo, di ba nagkaintindihan? Oo naman. Umbot sa langaw. Bakit kayo nagkaiwalay ng mystery niyo po dati? Hindi lang nagkaintindihan. Nag-iwalay kasi hindi nagkaintindihan. Chinese kasi yun, sir. Ang pangmalahat na nga, doon pa hindi nagkaintindihan, no? Chinese yung asawa niya. Hindi mo kaintindihan. Sige, naway magkaintindihan kayong dalawa, ha. Good luck na lang. I-update nyo po kami kung ano pong mangyari, anong ending ng pag-uusap ninyo. Maraming salamat. Salamat po. Good luck. Kasamahan po ako dati sa ano sa Taiwan nung OFW pa ako. May kasamahan kami sa dorm. Taga ano po ba 'yun? Bisaya. Oh, Bisaya din, no, Bisaya. Nagulat ho ako eh. Pagpasok ko, bakit may meow? Bakit may pusa? Ibawal nga ho 'yan, no, sa dorm namin na mag-alaga ng mga aso, ganun-ganun. Oh, 'yun pala. Sinabi niya sa akin na ano, sabi niya, wag mo sumbong sa coordinator, wag daw namin sasabihin na may ganyan, may pusa daw siya. Kasi pag, ano daw, hiningi daw niya yun sa matanda. Oo, nag-Chinese doon sa labas. Oo. Yun daw, ano, lagi daw siya binabangungot. Lagi siya nabangungot. Tapos, pag may pusa daw, yun ang, ano, nangangalabit sa kanya kahit nung sa province pa daw siya. Kaya nagigising daw siya. Oh, sa kasamang palad, after 7, magto 2 years, namatay yung pusa. Kasi ligaw, minsan iniiwanan niya. Siguro, kumakain ho yun ng expire na o mga anuhan dyan. O, sa basurahan, no? Namatay yung pusa. After 2 weeks, siguro, namatay din siya. Yung kadormate ko. Oh, namatay. Namatay po siya.
Kaya naniwala ako sa ano, sa pusa. Hmm. Kung ngayon, yung 2000 ano yun, 2015, nung dun pa ho ako, nabalitaan yun eh. Namatay siya, alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Wala nang gumising sa kanya. Oo, wala nang gumising. Sunod-sunod yung namatay dun manager. After siguro ng isang buwan, may namatay na naman. Galing Pilipinas, kakarating niya lang sa abroad, sa Taiwan. Siguro mga dalawang araw, tatlong araw pa lang siguro. Orientation pa lang nila sa company. Hindi pa siya pumasok talaga na regular, no? Tapos, ginising ng kasama nila. Hindi na nagising. Hindi na nagising. Yun pala, nakabitin sa kasama yung manager. Asus! Tinapos niya yung buhay niya. Dahil nga, nabalitaan niya yung asawa niya. Iniwan dito sa Pilipinas. May bago na naman! Kaya, na-stress na siya. Tinapos niya yung buhay niya. Ala, sabi ko, nakakatakot to. Yung asawa niya, may pinalit sa kanya. Kaya tinapos niya nalang yung buhay niya. At ako naman ho kasi, naalala po ninyo Sabado, nung Sabado, hindi ako nag-absent ako nung Sabado, di po ba? Wala po ako Sabado. Tapos, Linggo ng madaling araw, alas 4, pumunta akong bukid. Yung nga, pumunta pa ako ng bukid kasi sinibaw-sibaw ko na naman, tiningnan ko yung mga pananim ko doon. Tsaka nagtanim po kasi ako ng mga talong. Kasi medyo hindi na umuulan, sabi ko pwede na siguro. Nagtanim po ako ng talong. Siguro mga 4, 5, 6, 7, 8. Mga 5 hours po ako doon sa ano? 4 to 5 hours ako doon sa bukid. Nung doon ako, wow na ako kasi alas 7, tirik na yung araw eh. Mainit na. Tapos gutom na ako kasi hindi ako naghapunan that time manager, Sabado ng gabi. Hindi ako naghapunan. Ala oy, sabi ko parang oras na to, gutom na talaga ako. Pumanik po ako, no? Pumanik. Tapos, na ano, tawag naman din, manager? Hindi, yung ano, yung nawalan ako ng ano, pandinig. Naririnig ko. Parang helicopter, ano, aeroplano. Wala na akong marinig. Wala na akong marinig. Tapos, bigla kong wala ako nakita. Nagulat ako ngayon. Sabi ko, relax lang. Gumagapang ako. Huh? Yes. Gumapang ako. Tapos, nawalan ako ng malay. Yun pala, nakaupo ako dun sa maraming langgam. Kung wala yung langgam, patay na ako. Totoo po yun. Kung hindi ako kinagat ng langgam, siguro na patay na talaga ako, natuluyan ako. Nawalan ako ng malay. Tapos maya-maya, andyan na yung kapatid ko. Nakita niya ako, puting-puti. Tapos, hinila niya yung pitoy-toy ko. Kung hindi niya hinila, dido na talaga ako. Promise. Kung hindi dahil sa langgam, hindi ako nagising, siguro dido na talaga ako. Sabi ko, may pakinabang din pala itong mga langgam na to. Kasi yung mga pananim naming ano, talong, puro langgam. Isprihan ko nga ng chicks insecticide para matanggal yung mga langgam. Sabi ko, pero hindi. Malaking tulong din pala yung langgam. Kasi kung hindi dahil sa langgam na kinagat ang itlog ko, di ako nagising. Opo, no? Mga siguro mga 8 na yun ng umaga. Mga ganun. 4 hours lang naman ako siguro dun tuwad-tuwad at kakasadol-sadol sa akong pananom. Nalipungan. Ano tawag dyan, manager? Kasi, apa? May matay talaga kasi siyempre, yun pala, no? Yun pala yun, sabi ko. First time nangyari po yun sa akin nung Linggo. Kasi, imbis na magsimba ako, doon ako sa bukid, nagkuskus ka akong kriskisan. Doon ako nalilibang habang alas 4, manager, eh. Madulum-dulum pa. Bit-bit ka na. May tubig naman akong dala. Kunti lang. Sa minalot. Alam, siyempre, alas 7, alas 8, mainit na talaga. So, sabi ko, kung hindi dahil sa mga langgam, adido na ako. Una po kasi, na
wala akong marinig yung ganun. Tapos yung mata ko, yung nakikita ko, ano lang, parang may naglalakad-lakad ganun. Sabi ko, iba na to. Kaya umupo-upo ako, gapang-gapang, tapos pumunta ako sa gilid. Ayun na, kinagat ako ng langgam. Kung hindi dahil sa langgam, dido na ako. No, nakita ako ng kapatid ko, ano na, inilahilan yung itugo kasi nanginginig na, nanginginig ako, manager, no? Nanginginig ako. Oh, ayun pala yung langgam, marami si itlog. Tuntong langgam kay itlog ang gusto niya. Ako gani, asin lang. Ulam ko nga, asin lang. Siya gusto yun, itlog. Sabi ko, napakapait pa rin talaga ni Lord, no? Sabi ko, buti nga ho, hindi niya ako dinala, manager, sa ano, no? Sa emergency, kung dinala niyo ako siguro. Ano yun? Dinala ako ni Utol. Siguro, ano yun, manager? CT scan. Kasama na rin yun, eh. Dehydrate ka saka, ano, sa heat stroke talaga. Sobrang init po kasi. Alas 8 pa lang. Diretso yung sikat ng araw, eh. Ala, uy. Sabi ko, ayoko na. Bahala na ng mga talong na. Guys, yan po ang kabuuan ng ating programa. May halo-halong tikal konti. Puno ng kasiyahan, Chos. Hanggang dito na lamang po muna tayo, no? Maraming maraming salamat. Kita-kits po tayo mamayang gabi. Teka lang, masakit pa talaga itlog ko. Andyan pa yung mga kagat ng langgam, eh. O kung hindi dahil sa gamot ng anak ko na ano yung parang ointment manager, hindi na tanggal yung mga ano, eh. Bye bye for now. Magandang hapon, Pilipinas. Keep safe and God bless.